classic shit. Battle of the year. Magiging digdigan to, alam ko kasi pareho kaming may respeto sa isa't isa. At alam namin kung saan namin kayang dalhin yung limits ng skills namin. So, yun, magiging maganda to. Siguro ito yung laban na ibang aser yung papakita ko ngayon eh. Hindi ito yung napapanood nila. Parang ito yung ano, parang eksperimento. Parang dito ko pinapractice yung fully formed na ako. Siguro pinaka ano ko is yung ano niya, yung reliability niya sa skills lang niya. Siguro tsaka yung pagiging hindi siya masyadong picky sa angles, na siguro yun yung mga pinaka magiging downside ng performance niya. Marshall, huwag ka na mag-extra rice. Sir, man, sobrang tagal na rin ng mga pinagsamahan natin sa hip-hop sa Cebu, so at sobrang ganda din ang pasok ng battle na to, so good luck sa ating dalawa. Ngayong gabi, isang malaking shoutout sa buong Visayas Division, lahat ng bubuo at sumusuporta, lahat ng tunay suporta live at online. At syempre, palagi sa buong Rapolo crew, kay John Leo, Tata Tata at kay Itcha Boy, flip top magigay para sa parating nating labaro. Super Interdivision Battle represent ang parating para sa inyo. Sa kanan ko, Cebu at Masbate represent. Magigay tayo lahat para kay Axel. Let's go! At sa kaliwa naman, Iligan, Cebu at Santa Cruz, Laguna represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat. Para kay Marshall Bonifacio. Kimukaya, Rapolo, Type C Cafe. Sino nanalo ng kwentos? Ako. Nanalo ng kwentos si Yasser. Pinili mo una si Marshall Bonifacio. Tignan na 1 minuto to. Para sa gubat. Para sa Visayas. Pahinga natin unang banat. Marshall. Gubat game! Game! Naunsa naman yung Cebu. Ang dating nagkawa na. Nagsigig inisog si Tita Gwen ug si Rama. Nagkagrabe, daghang dapit, nagka-traffic, gabaha pa. O di gyud perpekto ning sugbo, apan mas bati ang ilaha. Ang galawan nitong hyper nung pinalayas siya ng King Eye, para siyang si Tiger na iyakin gusto fist fight, dinasal ba ng quick rhymes, acted like a bitch boy, tinawag na outsider, but he's dying on the inside. Naaalala nyo pa ba? Nung akala natin si Buano to 100% pure, nung lagi pa siyang nakahudi, parang taga-Accenture. Ang medya, ang t-shirt pang Ayala, tang ina murag lokal. Medyas Abiliana niya, ang shorts mo albual. Napuruhan tungkol sa pinanggalingan nung si Apex na kabanggit. Tinuro sa mapa ni Bato sa Apex, binarkahan niya ng X. Pinaliwanag ng haring araw. Solar power na tahanan ng PEG kasi pag-usapan pinanggalingan, di niya ma-address. Ang pag-migrate natural to a nice place sumugal. Ito tinago sa nanggaling tapos may claim sa lugar. Parang damong nakuha kay Looney ang pirate na to, parlakas ng tama, pinipilit maging high grade na lokal. Maging high grade na lokal, buwa ka ng shit.
binasura ang tahanan ng abnormal. Sesame Street, ang karakter niya doon si Oscar. Pinaputol na dreadlocks parang buhok ng Tony Omar. Nakalak pag where you from, pero ngayon naging vocal kasi meron ng benepisyo. Meron ng benepisyo. May mga event sa Masbate, siya ang main act. Kasi siya din may gawa nun. Kita sa ticket, merong TF, tapos libre pala mun. Dati dinidis yung gobyerno. Disidido pa nga tsong. Ngayon, pag may battle, punta kay mayor, hihingi ng pambaon. Huwag kang mag-excuse. Nakarepen daw sa video, so wala daw sorry. Nagmanifest ng benepisyo, so dapat low-key. Hindi in question ang respeto ng Cebu. Kasi deserve mo, di ba? Pero sa Masbate, deserve mo ba yung respeto nila? Kung makapagsalita ka, para kang walang kinakalimutang tinga. Masaya ka sa yung pasadang pinapatimon sa iba. Kung tumingin sa nanggaling, may mararating yan, di ba? Andito ka na sa yung huling hantungan. Pinapalingon lang kita. Tangin na neto eh, no? Sa bars niya, proud na proud. Kalahati ng round, binatil yung crowd. Last battle, napatapat ako kay Sak. X, ako'y kukulangin. Pero at least, yung match-up, epic kung susumahin. Pasensya mga brad, napa-elibs at pumusta sa akin. Di man tayo nakapunta ng semis yung pinapunta ko sa atin. Bubat game! Sir! Ang sama-sama ng ugali mo. Sabi ko, bigyan mo ko ng kalabang gutom. Yung matibay ang loob, binigyan mo ko ng gutom na di nabubusog. Marshall, ang taba mo na, nagbabitamins ka ba? Dalawang pork silog na lang, patay ka na. Dati, idol niya si Apok. Ngayon, si Plasma na lang. Kasi pagpapapayat, di niya kayang gawin. Kala ko ba mabigat bars mo? Ba't hanggang ngayon ang taba mo pa rin? Buong gabi kita aasarin. Na-high blood ako sa'yo, napisti ka. Kung ako 180 over 110, ikaw 50-50 ka. Sa battle nila ni GL, napapabounce. Feel na feel pa ni Hayop, alog ng alog tuloy. Yung bilbil mo sa batok. Puta, tinubuan ka ng ganyan. Parang mga tumor na stage 3. Hinayaan ka magkaganyan. Talagang gods must be crazy. Game plan ni Marshall, magsusearch ng mga words na connected sa pangalan ng kalaban para lamang manghamak yan. J. Black, Black, Black Lives Matter. Ano kinalaman ni J. Black dyan? Amerikano ba yan? Pinangarap maging international artist, neto ni Ungas. Kaya di nagbunga yung karir dito kasi gustong pumutok dun sa labas. Magbabanggit ng John F. Kennedy, Abraham Lincoln, Jeffrey Dahmer, Little Mermaid. Little Mermaid? Ni-reference mo kay J. Black yun, di ba? May pag-gads-gads ka pa, Little Mermaid ka lang pala. Pwes saluhin mo itong mga punches. Hanggang mag-violet ka sa round 3. Pumasok ka dito ang Bonifacio, lalabas kang Barney. Ganun ba yun? Ganun ba yun? US reference? Pero kahit sa local scene, magyayabang. May collab kami ni Mista. Lefty kaya feeling sa mga hari na lista. Panggap na Robby na star, tong si Rustong Padilla. E nakilala ka lang sa bar kasi napasama sa Mista. Hoy, boy starter! Boy starter? Tututunan na rapper? Akala ko ba ding lang? Gusto mo magsasuffer? Lilika brother? Kung ayaw mo, alis dyan. Ganito totoo si motherfucker. Napakabobo, pakinggan. Ako kahit maging starter, alam na si Acer kasi nasa tempo pa rin yan.
ang hirap mo gayahin sa paghahanda doon ako natagalan. Kung may maniniwala pa sa mga banat mong Ingles, ewan ko na lang. Di namang verse ang ginagawa mo, itigil mo na nga malaki mong kaululan. Dati translator lang, puta, nag-improve ngayon, may kasama ng kahulugan. At putang inabat ako napaparap. Bagay na di mo kayang magawa. Sinisita mo si GL na offbeat, eh pareho lang kayong dalawa. Lahat ay kaya kong sabihin. Hindi limitado sa sulat. Mula noon hanggang ngayon, ako ang hari sa gubat. Lahat kayo mga takot. Ako na natili sa frontline. Pinakamaraming battle sa gubat. Kayo puro lang titi sa online. Bulaga kapag tumapak. Bawat punches ko showtime. Di ko habol battle of the year, kundi maging greatest of all time. Go! Gubat game! Yeah! Hari daw ng gubat? Pinakamagaling sa Cebu ang bobo? Kung ikaw pinakamagaling dito, ba't wala ka sa Rapolo? Yo! Di ba lagi mong sinasabi na never kang nagpapabaya? Sa sarili, todo praise pa. Eh, bakit? Ilang ahon na ba na a day before ka magsulat? Testigo ang Rapolo na fake ka. Yo, Sir Arik, Chemical Ali, yung pinoportray niya, bukas uulan ng mga bara, ang sulat on the way na. Yo, di yan nagpapabaya. Kaya nga lahat ng laban ay malinis at wala man lang palpak. Hindi siya nag-choke kay Plasma, kay Tueng, at dun sa laban niya kay Sak, nakita natin siyang kumigil. Pero bumalik naman sa pag-rat-rat. Ganyan siguro pag-stack sa mid-terreno, hindi counter nag-choke pag di nagawang mag-tap. Pero hindi yan nagpapabaya. Kaya pulido ang tugmaan pag siya nasa battlefield. At speaking of battlefield, yun din ang ni-rhyme niya sa Holy Field. Pinakamagaling tumugma ng kultura sa gitna. Tang ina na itugma niya yung kultura sa gitna. Tang ina mo, tamad. Kaya nga napaflow eh. Kasi pag madumi performance, yun ang pampatanggal. Pag madumi performance, yun ang pampatanggal. Malalim daw yung agos kahit wala pang dangkal. Maria Cristina nasa Iligan. Alam ko pampagana yan, par. Pag blackout na yung isipan, yung flow ang magpapaandar. Kaya nga nagga-gaslight eh. Tipong matatalo lang siya sa boto, bobong judge may pakana. Yung mga fans ay gusto wa crimes panlasay na wala. Hindi shocking, electrifying. Ang punchlines ng tanga, walang bumbilya, kanyang bright idea pag ng gaslight lampara. Sa Apex panay hamon daw ng sikat, nakaabang siya kay Smag. Hindi daw niya kailangan ng hype, nangihinging palakpak. Parang chairman na Kuya Jobert yung nakabatak lang at parang tambay din na Robert ang lakas mong magkap. Kasi lagi mong sinasabi, di ba? Lahat ng elemento ng battle rap kaya mo nadalhin. Pero sa isang bagay ka lang naaalala sa lahat ng kayang gawin. Kami iyong tapatin. Anong masakit tanggapin? Yung hindi namin kaya ang flow mo o dyan ka lang magaling? Sasabihin pa rin matatalo lang siya sa judges pag niloko ang votes. Na magaling siya tumugma at dito modo ang choke. Hindi yan matitinag kahit ang bobo exposed. It is what it is, Aser. You can just go with the flow. Palakpakan natin si Barney. Ang galing. Okay. Yan ang gusto ko sa'yo. Keep on trying. Malay mo, magustuhan niya at ipasok ka na sa uprising. Ganda pa naman ang credentials mo, ha? Mr. Battle of the Year, Mr. Classic Shit. Woo! Nakaka-aray ba na kung ganong kagagaling, bakit hanggang ngayon nag-a-apply ka? Sila Tats, Krega at Sak na taga Mindanao, kinuha niya bukod sa'yo. Ano ang dahilan? Tinalo ka nilang tatlo. Imbis na mag-step up, nag-step out, di kinaya kompetisyon na ulit-ulit yan sa Cebu. Kaya lumipat ka sa Luzon mula Iligan, Pasidio, Pasibu, Pasanta Cruz, Laguna. Tang ina neto, galarin. Sabi ng rider ng Shopee, ang hirap mo hanapin.
lugar niya gusto? Siya lang yung magaling. Sa ibang ibayo dumating, Iligan pa Luzon ang masabing malayong narating. Paano may malayong mararating mo yung mga bars mo na? Kaya ng range lahat ng dilubyo, ganun kalakas ang Sierra Madre. Tapos next line mo, may health issue si Range. Teka pare, dati bars mo na, react mo pa. Puta ngayon, bars mo na, rebat mo pa. Bastos ka din eh, no? Pero ito, mas bastos. Sabi niya kay Tatsu, nasa kanya yung Luna, pero ako si JC De Vera, kasi ako ang nakauna. Sabi niya kay Invictus, parang nag-deep throat si Heart kay Cheese, nag-joke ang Evangelista. Motherfucking sex bars, bitch! Nakakaputang ina! Kaya ba may tira yung bars kasi kantutan ng iba? Eto pa, sabi niya kay Jamalo, di ka na masasagip sa barko. Nag-addict si Captain Phillips. Sabi niya kay Invictus, tignan mo ako sa mata, Captain Phillips. Tang ina, ilang beses mo pinanood yung pelikula. Sa kakaload mo si Captain Phillips na hilo na. Kaya ayan, Google pamor habang nasa inyo't nakahilata. Translate pa ng mga rappers na di namin kakilala. Walang originality. Itong matikas na binata. Ilang beses pinanood yung Captain Phillips, di pa rin umiwas sa pirata. Sabi niya kay Chalice, oh, meron kang speed na walang distance over time. Mag-aral ka ng physics. Napaka-bibo, Brad. Tawag mo doon physics, tawag ko doon simple math. Pag ako naging civil engineer, tatapa ako saan ko gusto! Hey! After 5 years, hello, thank you for calling customer service. This is Marshall. How may I help you for today? Fuck you! Wala akong problema doon. Isa yung marangal na trabaho. Ang inaano ko lang, hipokrito ka, hindi ganun ang tunay mong pagkatao. Kahit magbababars ka pa dyan, wala pa rin silbi. Marebat mo man to sa battle, sa tunay na buhay, hindi. Una lang ba sa past battles? Tapos na yung irang to? E di huwag niyo ako iskuran. Di ko habol manalo sa ligang to. Para saan ang papurit palakpakan? Tapos ang sulat di sa'yo. Kaya nagpaka-marshal na lang ako. Pinaayos ko linya mo. Last. Gubat Gen! Captain Phillips! Tom Hanks! Alam mo, mas bagay sa'yo si Sally. Yung pilotong nag-emergency landing sa ilog, Brad. Kasi kahit saan man papunta, yung craft mo sa flow din ang bagsak. Barko! Tanga na, nag-upgrade na ako, boy. Bakit i-wordplay ko na lang sa kahol, katulad nito. Ang barko pang rebel dogs. At sa ating dalawa, ako ang hero. Yo! Kung gusto mong masukat pagbabago mo as the times have changed, ikumpara mo lang yung laban mo kay Fangs at Spade. Dati deserve mo mga claps at praise pag nag-rap sa stage, pero lahat nag-fake, naging whack at fake. Ang sabi niya kay Spade, kung laitin tayo mga Bisaya, kala di tayo parte ng Pilipinas. Nax! Tatak mong kagawad! Pinaglaban din ni Fangs ang mga Bisaya, pero ipokrito ang kanyang tawag. Naging komportable mga Cebuano sa kanya. Pinanduyan kanyang banat. Sa paglipas ng panahon, ang gagawin niya lang paghamak na unsa tubay. Dila pataka o tira bahala. Giingon gustong madungog mura ga pasikat nga bata, pabuutan ng papel para sige silag saba, di gawas pagkaanghel kay di inuod nga yawa. Ang ebidensya, si Fangs niyaya mag 3GS dahil sa dakkaayahang napakita. Para umusbong sarap ang Cebuano, kailangan daw kumapit sa taga Manila. Di ko sinasabi na mali ka. Pinapakain tayo ni Enigma. Pero bakit sa Manila agad mo mahina tapos dito ka lang masiba? Pag Bisaya ang kalaban, tungkol sa accent at sa grammar, ang insultong nangunguna, mga baluktot magtagalog, patutubong hampas lupa, e di nga awkward nga magbisaya itong kuto na maduga, paano magiging isa sa atin kung ang punto di makuha? Sa unang lingwahe natin, di makatahe na maayos. Sa pangalawa, tatangahin, babarahin ka ng salot. Di ba minsan nag-iibang kahulugan pag nag-translate ng gawabos?
Ito, banga sa Bisaya pero magaling sa Tagalog. Alam mo ba anong karime ng pare hindi ka Bisaya for a simple reason? Ang mas bate wala sa Bisayas na sa Bicol region. Nagfi-feeling na Bisaya na taga Bicol para sa papuri pabor, niyayabangan tayo sa Tagalog nitong legit Bisakol. Hindi ito tungkol sa dugo o sa lugar, yan ang gawin mong patnubay. Dunog mo, di natural, kasi di mo masabuhay. Besteng popular na pagtalikod may sungay, ito ang peke na lokal laban sa import na tunay. Laban sa import na tunay, hindi purong intensyon isa kang purong tanga. Unsaon ko man ang balas kung nasagulan na ka. Gods must be crazy. Dapat kinilabutan ka na. Akala mo matatalo mo ko? Ginoo ko na buang na ka. Para pa ika natin. Ano pa natin si Barney? Pala pa natin si Barney. Ganda nung verse mo ha. Pero meron lang akong isang napuna. Yung sinabi mo na pinapakain tayo ni Enigma. Tangina sir, tanongin mo sa hotel. Walang free breakfast kanina. Yo! Game, round 3 game. Paano bumatal si Marshall? Mahina. No need na i-debate. Kulang-kulang pa to sa buwan. Kailangan i-incubate. Oh, di naman sa pag-hate. Sa batang premature, nung tinapat mo to sa akin, parang di ka sure. May kuting na naligaw, sarap mo sakmalin. Ba't ganito ako bumitaw? Akala ko si sakpa rin. Di mo magagaya ang maestro. Kahit umatungal ka pa't lumuha, estilo ni Sak parang asawa mo kasi matagal ko nang nakuha. Real talk! Malalakas niya na berso sa movie na kasentro. Nakakamangha sa unang dinig. Oo, 100%. Palabas niya, pinalabas din ang iba. O di ba napaka-solid neto? Nagbibida-bidahan sa istoryang hindi niya kwento. Gusto magpasigat sa metro. Magtayo ng matayog na templo na malabo kung gamit mga gamit na pareho. Gusto bansag ang nauna nitong nagpapakanegro na paano mangyayari kung may tinuturong ehemplo. Ito ay idealized ni Sak. Sa ganun ka nakapuesto. Kasi ang pagkakakilanlan, dito talaga nakapuesto. Oh, bakit? Ba't di ka ba't nagre-react ka? Uy, di ba? Dito ka nakapuesto, nakakulong at di makalaya, hindi matawag na ex ko, wala nang mas bibigat panabara sa makatotohanang teksto. Oras, pawis at dugo sa underground ko inalay. Hindi mo yun alam kasi pinuhunan mo wifi. Magkaiba tayo ng dinaanan. Sinong aangasan mo dito? Alam mo, hip-hop history ng Cebu, ako naranasan ko mismo. Pinagpawisan ng malagkit, dehydrated, idextros na. Gusto lagi bida ang pangalan, naka-enclose pa. Lakas ba ng tama? Parang naka-red horse ka? Gusto ng exposure, pero nasakitan nung na-expose siya. Wala bang mabigat na bars? Tipong pang isa buhay? Puro real talk lang ba? Buong rounds ko kaumay? Di mo din na-gets. Ang kitid mo dun ba'y na buong laban ikaw mismo ang ginamit na tayutay? Ano? Mag-NBA reference? Kala mo, manlalaro ka rin. Gago, di ka mukhang player. Mukha kang mascot ng team, pang ina ka. Anong akala mo, handang-handa ako? Kala mo kung sino, kung seryoso ang tao din na makukuhang bumiro. Kasi biruin mo naman. Kasi biruin mo naman, paano kung pakitaan kita ng mga hindi mo kaya? Magharap ako, bakit rapper ako, freestyle ba? Pwede ka mayaya? Malamang doon ay makikita mo kung ano ang layo at pagkakaiba. Doon ako magiging mas mabigat sa'yo pag nagrap na ako at katabi ka. Pagpapatuloy ko pa ba ito? Parang ako na sa'yo ang nahihiya. Sulido naman ang mga bara na binitawan ito lang sa'yo ang gigiba. At kahit basic lang yung flow, taob-taob pa rin kay Acer. Bebasican na lang itong panggap na Google rapper, matalinong undergrad. Booking ka na ba, brother? Tandaan mo, di sa bars lang umiikot ang rap battle. Humina ba bigla? Imbis na sa dulo itaas, di na kailangang isigaw kung yung punto malakas. Time!
Check, check. Aser vs. Marshall Bonifacio. Putang ina, mag-iayay kayo pareho. Mag-iayay kayo lahat para sa kanilang pareho. Para sa akin, sana naman yun sa mga laban na talagang panalo kayo lahat. Panalo ang Cebu, Hipa, panalo ang Cebu at Visayas Battle Rap. Pero ang boto ng Urado, 5-0, mag-iayay para kay Aser. Shoutout pa rin kay Marshall. Isa yan, respeto kay Marshall. Yo, shoutout kay Aser. Solid. Yo, Elia Uprising. Pinot ako si Aser. Kitang-kita naman kung napanood nyo yung battle ko. Ang kinalakas punta, punto. Ganun din si ganun din si Marshall. Pero yun nga, makikita naman na nangibabaw talaga yung mga punto ni Aser sa kung paano niya nilaro yung mga salita, jokes. Lahat kompleto, kompleto. Yun, Aser, congrats sa kanilang dalawa. Panalo natin sila. Round 1, binoto ko si Aser. Yun yung pinakamalinaw. Round 2 at round 3, binigay ko tabla. Sobrang hirap i-judge. So doon na lang ako bumasa sa round 1 na lumamang si Aser. Aser. Yun, isa ako sa bumoto kay Aser kasi 5-0 yun. Kaya ako isa ko sa bumoto. Bali, yung round 1, nakuha ni Aser yun. Yung ginawa niya yung magandang starter na, sobrang lupit ng starter na setup niya na ginawa niya na yun. Tapos, yung round 2, overall kay Marshall, kasi yung ginawa ni Aser nung round 1, binura niya sa round 2. Sobrang lakas nun na napredict niya na ganun yung gagawin ni Aser. Sa round 3, medyo pantay pa sila kaso nahugot ni Aser ng bahagya lang yung round 3. Kaya 1 and 3 kay Aser, pero sobrang solid pa rin ni Marshall sa lahat ng laban niya. Kaya, congrats sa inyong dalawa, mga ulul! Binoto ko si Aser. Yung round 1 niya talaga yung pinaka nagdala ng buong rounds niya. Yung mga jokes niya. So far kahit sabihin na natin na ulit yung mga jokes, pero naging creative siya. Effective pa rin kayo siya. Tapos sa round 2, medyo nahabol naman ni Marshall yung kanya, kaso hindi pa rin sabat para habulin yung round 1 ni Aser. Round 3, doon na talaga pinaka nilatag ni Aser yung mga madidiin sa mga angle, mga red talk na napansin niya doon sa mga past battles ni Marshall. So yun, binoto ko Aser. Hello words. Binoto ko si Aser. Round 1, clear na kay Aser yun. Round 2, binigay ko yun kay Marshall Bonifacio. Sobrang solid yung pagkaka-breakdown nito sa main strength ni Aser, yung flow niya. So, binigay ko yung round 2 kay Marshall Bonifacio. Then sa round 3, close din siya pero mas binigay ko yung boto ko sa round 3 kay Aser. Kasi para mas lumaman siya konti din. Last turner pa siya. So, parang sariwa pa sa akin yung ano niya. Kasi yung sa, parang na-counter niya rin yung sa, about sa Cebu Hip Hop History. Parang yung point ni, So, napunta yung boto sa round 3 kay Aser. Thank you. Ganda ng hugot niya ng angles tsaka ng strategy niya, so at sobrang fan ako ng battle rap, kaya na-appreciate ko yung ginawa niya. Ang ganda ng bigayan kasi parang alam mo yun, knowing na parang dito kami, tas parang hindi din kami galing dito, parang alam mo yun, yung tension tsaka yung history behind the battle is like sobrang deep. Kaya yung mga angulo namin is appropriate sa aming dalawa talaga. Kung pwede pa siyang maiba kung sinong nauna sa pagbitaw, sobrang solid lang talaga ng palitan. Ang pag-migrate natural to a nice place sumugal. Ito tinago sa nanggaling tapos may claim sa lugar. Parang damong nakuha kay Looney ang pirate na to, par lakas ng tama, pinipilit maging high grade na lokal. Siguro para sa akin yung kinalamang ko lang sa battle namin marami akong pinakita na kumbaga hindi lang basta sa bar sumiikot. Marami akong pinakita kumbaga package. Yun kasi yung nakikita kong lamang ko kay Marshall. Kasi kung tatapatan ko siya ng bar per bar, dadaanin ko sa laro niya, buwang mahihirapan ako. Kaya yun, salamat gumana yung gameplay na napili ko. Tukubuy starter, tututun na rapper, akala ko bading lang. Gusto mo magsasuffer, lililig ka brother, kung ayaw mo alis dyan. Ganito totoo si motherfucker, napakabo!
bobo, pakinggan! Ako kahit maging starter, alam na si Acer kasi nasa tempo pa rin yan! Ano lang, tuloy-tuloy pa rin sa pagiging fan ng battle rap music. May mga nakabinbin. Pero ginagawa ko talaga yung ginegosyo. So, sana sa mga taga sa amin dyan, supportahan nyo yung kapehan namin. So, shameless plug. Yun, may plano. Meron akong galawan sa Masbate. Tsaka, yun, sa local scene. Meron din akong mga tinatapos na kanta. Medyo busy lang ngayon, pero ilalabas yun pag natapos na. Yo, sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa akin, sobrang salamat kasi alam ko na kahit hindi naman ako nagpapapanalo sa mga labang ko, tanga na, andyan pa rin kayo. At alam ko na, alam yung bukal sa loob nyo na talagang suportahan ako kahit na hindi tayo masyadong pinapalad sa mga laban. Pero tanga na, asahan nyo na tuloy-tuloy pa rin ako. Hindi ko pa rin ito susukuan. Yeah, flipped up forever. Yo, salamat sa lahat na nakasuporta sa akin simula day one. Salamat sa inyo. Para sa inyo, bakit nandito at bumabattle pa rin ako?